Hello guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo nitong neckband Bluetooth earphone ng Lenovo. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics at mag-sound test din tayo. Tara, unbox na natin! Sa loob ng box, itong replacement buds. At itong sync cable. Ang cons dito, masyado siyang maikse at ito'y micro USB lang. Pag ganito naman kaiksi ang charging cable, mas mabuting gamitin nyo na lang yung charger na mismo na smartphone nyo. Meron pa rin naman ganitong charger, yung mga micro USB. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Itong na-unbox natin, ito yung color black. Isa ring napansin ko kanina sa box, ang manufacturing date niya ay 08-2021. So, ang okay dito, hindi to old stock o napakatagal na. Kasi syempre, alam naman natin yung ganitong design ay medyo old school na to. Dahil syempre, ang uso ngayon, yung mga earbuds. At hindi ko rin napansin kanina pag kuha ko kasi may kumakalog sa loob, nandito pala yung user guide na tong unit. Yan. So guys, isa sa feature ng unit nito, yung lightweight niya. So nararamdaman ko magaan nga siya. Ang claim nito, meron siyang 31 grams lang. At isa ring maganda sa kanya, ito'y flexi na neckband. Yan. Kaya ang maganda dito dahil ito ay lightweight at ito rin ay flexible ay hindi to abala sa leeg mo. So guys, pakita ko muna sa inyo yung aesthetics niya. Mula dito sa right side ko, from top to bottom, ay may kita niyo yung volume up, power button sa center, at itong volume down. May kita niyo dito sa gilid niya itong charging port. Ang isang hindi ko nagustuhan sa charging interface niya dahil ito ay micro USB lang. Sa left side naman ay yung brand name lang. Wala na siyang ibang nakalagay dito. So guys, isa ring napansin ko yung wire niya parang sobrang manipis. Pero check ko sa isa kong earphone na wire din kung talagang standard ba yung ganito kanipis. So guys, ito yung gamit kong Tilex na earphone. So talagang manipis lang talaga nga yung standard ng wired. At isa ring feature niya ay itong magnetic earphone. Yan. Kaya ang okay dito, pag di mo siya ginagamit at nasa neck mo lang yung band, ay hindi siya magsiswing at di siya magiging abala. At ang isang okay din dito, ito'y in-ear style. Yan. Ako kasi gusto ko talaga yung in-ear style dahil napansin ko mas maganda yung tunog nito kaysa sa mga regular lang na mga earphones. Next, punta na tayo sa specs. Ang Lenovo Qe03 ay meron siyang 105mAh na ang claim niya meron siyang call at music playtime na 9 to 12 hours. Ang Bluetooth version naman nito ay 5.0. Ito'y rated IPX5. Para mas simple na lang at mas madaling maintindihan, pwede mo naman siyang masubmerge pero para sa akin guys, in real life, huwag mo lang patatagalin para sa akin ng 10 minutes. Pero kung yan ay pawisik-wisik lang or nagjo-jogging ka biglang umulan, wala namang problema yon. Yung mga ganitong Bluetooth gadget, effective mo tong magagamit na clear at magandang reception mo, dapat di ka lalagpas ng 10 meters mula sa earphone mo at smartphone mo na dapat obstacle free ka nang walang nakaharang at kung ano-ano mga firewall. Ito'y compatible ng Android at iOS. Next, mag-sound test na tayo. Dahil hindi naman to speaker ang magagawa ko na lang, maglalagay na lang ako dito ng scale 1 to 10, 10 syempre mataas. Para sa ganitong paraan, malalaman natin kung ma-bass ba yan or kung masyado bang matalas ang treble niya. Yung mga ganitong Bluetooth device ay hindi mo naman to kailangan ng mga app para i-pair to. Kailangan mo lang siyang hanapin dito sa Bluetooth mo. Teka, hindi ko pa pala na-on. So guys, napansin ko, meron siya ditong LED ito, nagpa-flash ng red at blue. Ito na kasi yung pairing. Ayan, so nahanap na siya. Kailangan mo lang yan i-select.
So guys, balik ako. Magre-rate na ako. Para sa akin guys, 1 to 10 pagdating sa bass, ito yung number 7. Pagdating naman sa treble ay number 6. Para sa akin guys, ay satisfied ako sa tunog nito. Lalo kung i-consider mo ang presyo nito ay less than 200 pesos lang. At pagdating naman sa ergonomics guys, ito ay pasadong pasado para sa akin kasi hindi siya nakakailang sa leeg mo dahil ito nga ay lightweight. At isa pa, yung ganitong magnetic na feature kasi nga hindi siya magsiswing-swing sa may neck mo. Pagdating naman sa low latency, nagtest kasi ako kaninang file video, ito'y sabay na sabay sa audio at dun sa video. At pagdating naman sa YouTube ay sabay na sabay din. Meron kasing ilang Bluetooth earphones pag nag-YouTube ka ay hindi sabay yung tunog at nakikita mo sa video. Kaya good job dito sa Lenovo, nagawa nilang low latency to kahit di naman mahal yung unit. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing. A peace!